Siya si Heidi. Ayan siya si Kylie. Hi, Kylie. Hi, Kylie. Hi, Kylie. Hello. Hello, guys. Hello, mga pa. Lang talaga sila pinanganak talaga sa... Wow. So, salamat nga pala sa mga taong tumulong sa amin, sa mga hospital bills, sa mga church, sa mga community dito sa Korea, sa mga Korean government, sa Korean hospital, yung mga yung mga sa UNICEF at saka marami pa sa Green Umbrella, yung mga tumulong sa amin na para matapos yung bills namin sa hospital. Guys, hello. Hi, good morning, guys. Hello po, hello mga pas. Ayan, ngayong araw nito ay magpapasalamat lang po kami sa mga tumulong sa amin nung nanganak po ako sa Kambal, sa St. Mary Hospital, na inabot kami na isang buwan doon, na after 1 month, may get, inilipat kami sa Seoul, St. Mary Hospital, kasi hindi po sila kayang operahan sa dito sa maliit na sa maliit na St. Mary Hospital. So inilipat kami sa malaking hospital. So doon sila inoperahan sa mata at saka sa ovary. Guys, papasalamat lang po ako sa UNICEF na tumulong sa amin sa bills, sa mga bills namin, kasi yung bills namin po ay inabot ng 4.8 million sa peso. So sobrang laki niya. Inabot siya ng billion dito sa won. Mga ilang billion din dito sa anap sa won. So at saka sa Green Umbrella, sa church community dito sa malapit sa amin, sa mga tao na tumulong para mabayaran namin yung mga bills namin. Kung hindi dahil sa inyo, hindi namin mailalabas sa ospital etong dalawang kambal. Sa mga operan, sa mga doktor na nag-survive sa amin, na unang-unang sinabi nila sa amin is unang-unang sinabi sa tanong sa akin, kailangan nalin operahan yung kambal sa mata. So, ang tanong ko, pasensya no, wala po ko ganun kalaking pera. Ang sagot nila sa akin, bakit mo iisipin yung pera? Isipin niyo muna yung buhay ng mga anak mo bago yung pera. Ang pera nagagawa ng paraan, pero yung buhay ng kambal is hindi. Yun. Salamat ng marami sa doktor ng St. Mary Hospital, dito sa Yungido, sa St. Mary Hospital, sa Seoul, at sa mga doktor na nagumbay sa amin, at saka sa tumutulong sa mga hindi kayang bayarin yung mga hospital bills. So inabot talaga kami. So, salamat ng maraming salamat sa Red Cross. Ayun, sa Red Cross nga pala, sa Korean government at sa mga kaibigan ko na nandito na tumulong din sa amin, guys. Yan. At saka sa sobrang dami pa nang tumulong sa amin. Salamat sa inyo, guys. Kung hindi dahil sa inyo, hindi talaga namin mabubuhay. Ang mga cute na. Ahead. Yan guys, salamat ng talaga. Salamat guys. Lalo na sa Panginoon. Yan, nagumabay sa amin. Good morning mga ka-dragons. Ngayon, araw na ito ay kako ay magpapalede ng kambal. Ayan pang aking isang chicken. Say hi. Hello mga dragons. Yan yung binunsuhan ko. At ito ang aking kambal. Si Kylie at si Heidi. Nyaseyo. Ay, charanda. Yan, Monday. Wala pa yung ibang anak ko. Kasi pinapunta ko dun sa kanilang tatay. Yan. Hello, guys. Good morning. Hi. Hello, mga dragos. Say hi. Hi, mga ka-dragons! Hi! Yan po si Kambal. Saan po yung panganay sa kanilang dalawa? Ayan, kung makikita nyo, naglalakad na siya. Naglalakad na itong isang kambal ko. Tapos, ito naman po yung isa. Ayan, kung makikita nyo, ayan, ganyan lang siya. No, dito. Ayan, ganyan lang siya. Nakadapa lang siya. Hindi pa po siya nakakapo, guys. Kasi... Yan, nakatatlong opera po kasi siya. Ninoperahan siya sa puso, sa ovary, at saka sa mata. Parehas. Ito naman, is inoperahan lang siya sa puso at saka sa mata. So, kung makikita nyo, pariba sila ng ano. So, siya mas makulit. And siya naman, ganyan pa lang siya.
So, lagi nakataas siya, lagi siya nakadapa. Kasi guys, hindi niya maigalaw yung kanyang isang paa. Hindi ko alam kung bakit, o late lang siya. O dahil sa pag, dahil sana inoperahan siya sa ovary. Wala na po siyang ovary, is na lang yung ovary niya. Kasi yung ano niya, yung kanyang ovary na isa is nagkaroon siya ng tubig. Dahil nung pinanganak ko sila, is hindi pa siya talaga as in complete. O talagang hindi pa talaga sila buo. Kasi 6 months lang siya. Six months ko lang silang dalawa pinanganak. So, ito, parehas ito, halos 5 months siya sa incubator. And ito naman is 4 months. So, kung makikita niyo yung likod nito, ni Kambal. Guys, kung makikita niyo yung likod nitong isang Kambal. Actually, parehas naman silang may opera sa likod, guys. Ito, makita niyo. Pakita ko sa inyo si Kambal. Guys, ayan guys, so, kung makikita niyo yan, guys. Ayan. Yan, ano yan yung inooperahan sila sa puso? Inooperahan sila is wala pa silang 1 month. Siguro 2 weeks pa lang sila na ilalabas. Ayan guys, oh. Ayan guys, yan. Opera yan sa puso. Sa puso yan inooperahan. So, ito namang isa. Ganyan din siya. Meron din siya sa ano. Meron din siya sa likod. Pareha sila ni Kambal. Ang Kambal niya. Ayan guys, makikita ko sa inyo yung opera din niya. Ayan, may opera din siya sa puso. Yan siya. So, hindi siya masyadong kita. Ayan, guys. Ayan. Ito. Ayan. So, hindi siya tan... Ito. Ganyan lang siya. Hindi siya nakaka... Hindi siya nakaka... Ano, guys? Hindi siya nakaka... Nakakadapa. Ay, nakakaupo. Hindi rin siya nakakatayo. O, hindi siya nakakapaglakad. Ito. Ayan. Ganyan na siya. Nakakapaglakad na siya. Nakakapaglakad na siya. Nakakatayo na siya. Nakakaupo na siya. Ito yung panganay sa kanilang dalawang magkapatid. Ito. Ayan, ganyan lang siya. So, hindi ko alam kung... So, ngayon, bala ko dalhin ulit siya sa pedya. So, kaso ngayon, masyado nang marami ng virus. Hindi ko siya mailabas o may pa-check up. So, check ko lang din kami sa budget. Kaya hindi ko rin siya madala. Ayan, guys, siya. So, ganyan lang siya. Sana ma-develop pa siya yung paa niya para makalakad. Para hindi naman siya pagdating ng ano na, guys. Pagdating ng... Magkaedad na siya, hindi siya yung ganyan lang. Paano kung wala na ako, di ba? Yan. So, sana makalakad siya or kahit makaupo man lang siya. Yan siya, yan. Ganyan siya. Kargahin ko siya. Pero mas mataba siya. Kasi hindi na kanilang likod niya. Ito, malikot kasi siya. Ayan, guys. Yung araw-araw na lutuin ko sa kanilang dalawa. Ito. Ito, masyado siyang masilan sa pagkain. Kasi hindi siya, hindi pa nakakapag-judges yung food sa katawan niya. So, ito, kahit ano na lang siya. Pero, ito naman is, may allergy siya sa mga ano, chicken.